right now, it's really, really good in terms of that flexibility. But SSE will pick up the Camille and IIX. Let them cook. Ibana? Ibana? Magluluto yan eh. Hindi. Ano lang. Pinakita lang yung ancestor ng isang Renekton. Mm-hmm. Kasi dragon siya, tapos alligator, crocodile. Nawala yung pakpak eh. No? Nawala lang yung pakpak. Pero at least kahit papano, it's a direct ancestor pa rin. Si Tonton Renekton. Ang tanong, will they deny the Galio? Because it's really good for the side of SSE. They have the Camille, Exec Ultimatum, Heroes Entrance. Mm-hmm. Ang dami pwedeng gawin. Or pwede sila mag-priority ng Ezreal. This is also good for IIX. Pwede nilang bigay yung Galio. Let's do a double bluff here. Yeah. And then, pick up the Maokai in our third pick. But this is a lot of a different story sa nakikita natin. Sona could be get locked in, but Zeri instead ang pinili ng IIX. Alam mo, nung LCQ, last chance qualifiers, ang dalas piliin tong Zeri. Tapos, nung dumaan tayo sa ating 4 days ng playoffs, dito siya masyado napapansin. Oh. Mas napapansin pa si Saya sa kanya. Ngayon, binalik ng IXWR. Pero dahil nga kinuha nila to, ang ibig sabihin lang, for the side of SSE, they have a hold on to this Ezreal. Mm-hmm. For sure. Ito yung tinitingnan na nila. Yes, pwede ka mag-Ezreal, mag-Zeri na lang kami. Pwede namin tong labanan. But SSE, looking at a different perspective as well. Maokai na pinili nila. Zeri, talon-talon ka man. Pwede nilang i-root with the Nature's Grass. So IIX, a lot of threat. May Renekton ka rin na pwedeng ma-root in those all-in engages. But Sona, still gonna get locked in for the support. Bans would go in the form, shape and form of a possible jungler dito for the side of SSE. They can take out more jungle champions para side nila. Meanwhile, for RXWR, they set up themselves in a very comfortable spot. I feel like Clash Lane champions could be a target para dito side ng IIX. May possibility, but I also reckon the mid laner is still open for the side ng SSE na pwede nang i-target. Jace, I think the reason why it's really good, kasi pag mag-Jace ang Ezreal, or Jace ang SSE, may matchup siya wherein you have a lot of pokes, Maokai to deny those engages of access onto these back liners. So IIX really thinking about the perspective, sino pa ang pwedeng piliin ng SSE dito, pero ika mo nga, ang Clash Lane ang pwede maging next target, or even the junglers for the side of IIX, so Aatrox will be removed by SSE. Mm-hmm. And a disaster. Sino nga ba? Uy, wala nang Piora. Ayaw na rin ng Piora. Masyado naging masakit yung Piora kanina. And it would be fairly easy to actually go for sila Zeri dito, di ba? Pwede mabot. Sona din, we'll have problems. But this time around, at least for the side of IXWR, they have that tempo setting champion on the Sona. Tapos, meron siyang crowd control din na mala earn din na kaya mag-hit ng multiple targets. Ang kinakatakutan ko dito. Ano kinakatakutan mo? Pag natin 'yan. Pag nag-Seraphine Sona ang IIX. Ha? Ano Seraphine Sona? Medyo hindi to mangyayari, pero pag ilabas nila to, coin flip ang magaganap for IIXWR. Sona din naman as we all know, really really strong. Ano, may kinakatakutan kay puntahan. Ikaw kinakatakutan ko. Hindi. Ice Pen. Okay, pre, pag may kinakatakutan ka, sabihin mo sa akin, pupuntahan natin 'yan. Oh. Wait. Pwede mag-Nautilus ang SSE. Pag nag-Nautilus sila dito, pwede nila ilagay sa jungle and Camille will go into the top side of the map. Zoe, alam natin, isa sa counter neto is the Nautilus. But Kha'Zix will be open as well. So these are a lot of options na pwedeng piliin ng SSE because Camille is such a flexible champion in the Rift. Open para si Nautilus. Hindi natin napapansin. Wala nagban sa kanya. Tingnan natin ano magiging final lock-in dito. Kha'Zix instead will be placed in the jungle. Still has a lot of capability para mang-assassinate. Zeri, Squishy, Zoe, Squishy. Kaya niya mag-back and forth. But this will be a huge headache later on. Lalo na pag naka-build up on the Lunan's Echo and all of these huge burst items. But Lissandra as well to follow through for SSE. Another threat na kailangan irespeto ng IIX. IXWR, nakuha si Njao? Ayun na nga, ilalapag nila sa jungle as well to deny the possibility of that Ezreal pokes. Pero at this point in time,
medyo mahirap. It's drastically different yung composition nila. SSE, all about those engages. Still a little bit of that front to back. Kaya nila mag-all-in. Kaya nila mag- directly go into those team fights, especially with the help of the Camille and the Lissandra alongside with the Maokai. Itong IIX naman, they can make plays with those ganks, especially na meron silang single targeted crowd control that can help them in the early mid game. I really like dito din yung pagkapili ng side ng SSC with that Lissandra. Kumbaga, alam mo yon, it keeps people at bay if ever may kailangan ka talagang i-control na nandun sa may likod or kahit pa paano yung mga nasa harap or magpipick off lang kayo. The Frozen Tomb does a lot doon sa factor na yon, na kapag kami nandun na sa may likod, hulihin mo na lang, possible na pwede nang i-burst down ng ano yan, ng isang Kha'Zix yan, or even kapag sila naman yung inaatake, pwede niyang i-Frost Tomb yun. So to make sure safe yung mga kampi niya and they can reposition once again. Yeah, it's just a lot of uses para sa Lissandra. May glacial, utility. Glacial Path na pwedeng mag-engage or pwedeng mag-back away to close down the distance or put out a lot of distance in those engages. Meron din siyang ultimate na sinabi mo kanina that could act as an offensive ultimate or a defensive ultimate, kung saan nakita natin yun yesterday being highlighted kung sa American Sleep. On to the Lissandra, uses your ultimate, kaya niya nang mag-back away and deny these all-in engages na pwedeng pakita ng IIX. So really, right now, game number 2, one game away for match point for SSE side. Pero marami pa rin pwede mangyari dito sa Grand Finals. Nakita naman natin na pumalag, pumuso ang side ng IIXWR. And this time around, will they tie the series or will SSE get match point? Katulad na sinabi dito ni Envy. Big questions. Onups right now though, we'll have sights onto Disaster and Tactical, yung four-man rotation na ginagawa ng SSE early into the game to get those first bloods. Hindi mangyayari. Ito ngayon ha. Alam mo, good pa rin to para side ng IXWR kasi katulad yan sinabi ko kanina, first time natin sila nakita na napaamo ng early game. Usually na mamamalan tong mga to eh. Pero kanina nakita natin sila, naging maingat din sila. Although sabihin natin na mas naging maganda yung split second decision making nila, late game decision making nila. Pero kung tutuusin, kung gagawin lang yun ang side ng IIXWR ulit at magiging mas disiplinado sila dito, I feel like may tulog tong SSE. Nakabase sa winning condition kasi ang ginawa kanina ng game number 1, especially na SSE, early mid, hindi talaga sila pwedeng lumaban at ginawa naman nila yon. First objective, nakita natin, handshake ang nangyari. First blood, how many minutes bago nagkaroon ng game number 1? It's really all about playing to your winning condition. And right now, in terms of that winning condition, SSE, kaya na nilang pumalag early mid dahil sa utility na meron sila. And for IIX, they have the same capability to go for ganks. And Onums will be the center of it. At away talaga dito para ma-retrieve lang ito. Pero ngayon, may ignite na ginamit dito, yung laser. Hindi man natatama, pero the Ignite won't take down Tonte that easily. At makakapag-wave pa ata dito si Summit ng isa pa if ever he wants to. Para ma-push back at mawalan ng onting minions dito ang isang Camille. Yeah, and yun yung advantage kung saan nag-stay si Summit doon sa itaas. And after niya mag-clear and wave, recall na kaagad. Yun ang hinahanap natin for that HP advantage to diminish para sa side ng SSE doon sa itaas. But at this point, these Baron laners, pretty much, ano lang yan, the sitting ducks, yung weak side of the map, they do not need to go for the all-ins. Kung kaya nila mag-solo kill, sure. Pero at this point, di sila pwedeng gumunon-gunon lang mag-all-in. Kung saan, nakakuha kasi ng advantage sa itaas. Advantage na yan ng napakatagal. Kasi, solo laners! Oh, nakita din natin yung ano, nakita din natin si Naimiri doon na pinagbalakan ni Onups, ginamitan ng ano, Sleepy Bubble Trouble, yung pa naman yung pangalan nun, di ba? At nung na-poke down niya, ang ginawa dito agad ni Naimiri, nag-smite para bumalik lang yung buhay niya. Hindi pa ganun kasakit yung Zoe ngayon, pero may the time na tumagal tong game na ito, yung mga poke na yan, yung mga huli na yan, could actually turn into kills. Isang Ludens lang, Onups, makakuha ka agad ng power spike na hinanap niya. Level 5 na rin siya. So, kaya niya mag-back and forth in terms of giving those burst
pokes up against SSE and they have to respect it. But good enough, coming in for SSE side, Lissandra ang sinasabi nating mid laner that could use the ultimate for defense and could also use the Glacial Path to retreat back to safety. Mm-hmm, and Summit going up against Tonte dito sa may taas. Talagang, ano naman, very Nymeria. Passive lang eh. Pero mm-hmm. alam mo ha, si Nymeria dito, talagang sinusubukan nila huliin si Onyx. Pero Aker dito, very low HP, relatively. If ever tumama sa kanya yung poke dito ng isang Zoe, talagang masakit yan. Ang iyak yan. Mm, yun lang talaga ang kalakasan paano, ng paano isang... Paano iyak ni Zoe? Paano iyak ni Lysandra? Huhu. Huhu? Oo, oh, huhu. At sarap mo kausap, eh! Hindi, kasi frozen siya. Paano siya iyak? Paano? Huhu lang, ganun. Huhu, tapos so, ibig sabihin, kapag ka ikaw nasa malabig na lugar ka, hindi ka pwede umiyak. Pwede naman. Oh, pwede pala eh. Di ibig sabihin, ganun din si Lissandra. So, paano ba? Balik ko yung tanong sa'yo. Paano ba umiyak ang isang Lissandra? Hindi ko alam. Kaya nga kita tinanong eh. Kala mo, mahuhuli mo pabalik ha. Hindi mo mahuhuli pabalik dyan, pre. Pero ngayon, kung makikita mo, sila Mirai dito, talagang ikot-ikot lang sila eh. Try to get as much gold as possible for Mirai. Try to enable Mirai to utilize yung kanyang ultimate mamaya-maya. Yeah. It's a great way to take down yung mga buhay dito ng mga members ng side ng SSE, given that talagang bumabanda-banda, bumabounce-bounce dito. Pero sila tumatapat sa Lissandra ngayon. Mm-hmm. Yeah, and as a similar site kanina kung saan nakita natin, early game, walang nagagana for both SSE and IIX. Hindi sila gustong mag-all-in. And I think that's the reason why it is so, kasi ultimate dependencies, napaka-importante for both sides. IIX, kailangan antayin yung level 5 ni Onups. Mm-hmm. Level 5 din naman ni Summit for that extra amount of sustain. Similarly, for SSE, ganun din naman si Camille, ganun din si Lissandra, and even Disaster. Mm-hmm. At dito naman sa gitna, talagang nag-world tour na si Mirai at si ikaw at ikaw. Ang ginagawa nila dito, try to take as much gold as possible. Just try to funnel it in para dito kay Mirai. Si Zoe dito, sige, sabihin natin, mawawalan siya ng onte. Pero ito na sinabi mo, usually, at best, ang kailangan na naman ng Zoe, Ludens eh. Mm-hmm. After ng Ludens, palag na kung palag, kaya niyang mag-in and out of those fights and deal a lot of significant damage in that CP Trouble Bubble. Makita natin mamaya, but Disaster goes for the all-in. Nature's Gas, sumunod pa nga! And Disaster goes through and first blood! For SSE. They read the map. Nakita nila nandoon sa taas yung mga members ng side ng SSE and they go to the bottom lane. Pero ngayon, with that one, yung trade na gagawin nila, it's two turrets para sa isang Zoe na ginamitan nila ng sobrang daming resource. Pero buti na lang si Aker na sa ibaba din naman to trade on ito, those ito, turrets as nila, well. Gusto pa nila. But IIX. Naku! Mainit sa Tore! Ito talaga, literal bakbakan. Binabakbak lang talaga nila yung Torre. Bakbak ng onti dito, bakbak ng onti doon. At si Onups, doon na sa baba, sabi niya, Onups, pasensya ka na. Iniwanan ka kasi namin kanina eh. Hindi ka namin binigyan ng gold eh. Farm ka muna lang sa baba. Kami muna bahala dito. Sorry not sorry. Kumbaga. Oh, sorry amin, Onups. Kumbaga ang magagawa dito. Pero so far, very even ang nagaganap across the board. 1-1 kill standing. Sa gold, wala ring nakakalamang sa isa't isa for SSE and IIX. Story lang ang nilamang ng IIX at this point in time. Pero in terms of the farm game, SSE nakakasabay pa rin. IIXW. Nymeria, Disaster, susunod pa nga, wala ng takas. At nakapitas pa nga ng isa, SSE, with their second kill of Game 2. And hindi nagpapatinag ang SSE sa mga ganitong klaseng movements din ng side ng IXWR. Yes, you have the upper hand in terms of the turrets. Pero at the same time, hindi mo rin pwedeng sabihin talaga na yan lang yung magdidictate ng laban. Yes, namilate yung mundo ng SSE. Pero SSE, they're not afraid to get the fight eh. To give the fight to the side of IXWR. Talagang pipilitin lang nila dito yung mga members na umikot-ikot. Tapos kung sino yung lane na pinaka-onti yung tao, dun sila atake. Di din ganun kalaki ang magiging kalamangan dito ng IIX kung hindi nila nababasag ang tier 1 turret in the mid lane. And similarly for SSE as well! There's just no escape! Napakalambot ni ikaw at ikaw! And SSE with a blink of an eye gets another! Yung sinasabi natin, the capability of the Frozen Tomb. It's not only for clashes. Pwede mo din siya gamitin para manghuli lang ng tao literal. Kung wala naman nangyayaring bakbakan,
sa buong mapa, hindi naman nagpa-5v5 fight, eh di gamitin natin pang pick-up, okay lang yun. SSE, kung makuha nila yung tier 1 turret, napakalaking advantage nito, especially considering that we are slowly approaching the second objective na lalabas sa mapa. And IIX, they have to decide ano bang pwede natin gawin dito. They can actually get the tier 1 turret into the bottom lane to even out the playing field in terms of gold. Pero at this point, map control, hawak ng SSE. Mm-hmm. Doon sa may baba naman, eh, medyo talaga naglalagay din ng pressure dito yung mga tao. Yung trio na yan, si Sona, si Xin Zhao, tsaka si Xin Zhao, tsaka si Zeri. Narin sila, humaharap talaga sila dito. Pero, yun naman naman yung ginagawa nila Aker dito. Pumipesto din sila doon sa mga points. At tinan mo, nagsasama ngayon bigla si ano, si Kha'Zix, tsaka si Aker, si ano, si Nymir, tsaka si Aker. Hinahanap nila kung nasaan yung Zoe kasi pwede nila itumb yan eh. Yeah, for sure. Pag natumb yan, wala nang escape. Especially considering that both these players, or Nopes, pati si Mirai, have very high mobile champs. Tonte, baka maipit ka dito. Tatlo ang no-rotate. And meron din naman sa likod. SSE, susunod din naman. Major Crush! Tatlo ang nawakan sa sahig. But IIX sustaining with the Sona and will retreat on skate. Gusto ko yung mga galawan dito ng side ng SSE. Alam nila ang name of the game for IXWR. Just take down their turrets. Palitin yung mapa, get the resources, everything. It will fall into place kapag nagawa nila yon. So, ginagawa ngayon ng IXWR, definitely, ay, ng SSE, definitely, binabasa nila kung saan pupunta dito yung side ng IIX. Exactly. Binabasa nila. IIX, 4-man rotation guys sa ibaba. Okay lang. Anong ginawa ng SSE? Playing the macro game. Basa lang kung basa. Sa itaas, binasag na nila ang tier 1 turret. From a 3K gold lead, SSE balloons it to a 4K gold lead. At ngayon, lalabas na Mountain Drake. At ito ha, ito na ata yung pinakauna. The first official team fight na mangyayari tayo. 10 minutes in, well, almost 10 minutes in, at nakikita si Sleepy Bubble Trouble ginamit, at yung Drake dito bumababa yung buhay. Inantay lang si Tonte. Pusukin! Kailangan Pusukin nila yung Hextech Ultimatum to start up the fight. They're just waiting for the Drake to come down. Nature's Grass panimulaan na sa likod ng ipit pa with Hextech Ultimatum, and Mirai cannot go away, and SSE will annihilate them one by one. Dalawa ang natira, wala nang takbo, ikaw at ikaw na lang natitira. Nymeria going for the wraparound, si Tonte nandito na rin. At ang pagtalon ng ipis, tsak! Masakit talaga yun pagka tumatalon yung ipis. Kapag nasa tabi mo na yung ipis, makati yan eh. Makati sa pakiramdam yan. Yun yung pinakita sa atin dito ni Nymeria. Lumilipad pa. Oh. SSE with a ace. And now the tier 2 turret in the mid lane will be open. May kasama pang split force sa ibaba. Napakalaking gold na ang nakukuha ng SSE. And now, from a 6K gold lead, 8K na ang sinasabi natin dito. Ang laki-laki na ng gold ang meron ang SSE. Ito yung sinasabi natin, Infinity. This is the pace na nilalaro lagi ng SSE. We know them that they dominate yung mga teams. Doon sa mga pagkakamali na ginagawa nila, they punish them clearly. At doon sa mga ganks na ginawa nila, sa mga failed attempts na nagawa nila, they do not have much of a lead. Even though yung mga torre dito sa taas, wala na. Hindi na nga nila nagagamit sa advantage nila yan eh. They just want to get the other turrets. But at the same time, hindi na nila magawa kasi bantay sakado na ng SSE. Ito na yung literal na lumiliit ang mundo ng IIX. Tier 2 turret na wala sa mid lane. Tier 1 in both side lanes na wala na. Map control. Wala na silang hawak sa kanilang jungle. And top and right quadrant jungle will not be safe any longer para sa side ng IIX. And now, si Mirai dito. They're, as much as gusto nilang ipalaban na ipalaban si Mirai dito, ano pa lang, kumbaga parang kailangan niya pa ng isa pang item. Kailangan niya ng pangatlong item dito to just clearly have something na pwede niya maambag doon sa may laban. At best, itong items niya ngayon, one is for protection, one is for activating yung kanya mga skills. But Executioner's Calling, pantanggal ng region nila. Pero what's next? Ano pa ba yung next item na pwede? Ponte. Goes in, Acker as well. Wala nang takas dito. Karma nawala, nabura. And IIX lost their jungler. And then Mirai 1 susunod ba. Si Summit natanggal na. And SSE binura lahat ulit. And another ace for SSE. And Xin Zhao is clearly not working para dito sa mga members ng side.
ng IXWR, they can't just seem to find that one-on-one setup na gustong-gusto ng Sin Zhao kasi wala eh. Kumbaga parang yung SEC nag-group up agad sila eh. And ito talaga yung nakakatakot sa isang Lissandra kasama na ng Kha'Zix kasi pwede kang humarap si Nymeria. Tingnan mo ang standing niya, 8-0-3 na. Sino ang kayang makapatay dyan? When a Yumos Ghost played along with the Nanai of a skill shot and a crowd control, kayang-kaya nang pumasok ni Nymeria without having any risk. And now the Baron in their side with a T-Hex on their side, extra pushing power pa ang meron ng SSE. And the IXWR, they need to defend against this T-Hex. Literal na si Aker na ang may hawak. Wala silang Lissandra dito, but they deemed na hindi nila masyado kailangan muna yung Lissandra kasi pwede siyang mag-push dito harap-harapan si Summit trying to clear the minion wave, pero may isa pang parating. At si Nymeria, iba at tinatrabaho. Oo, hindi nila pwedeng maglagay ng tao sa ibaba. Kasi pag ginawa nila yon, mababawasan ang kanilang depensa in the mid lane. Inhibitor turret will fall. Now IIX in danger kasi ang bottom lane will be the next target. At Aker dito, talagang di-utilize nila, gamit na gamit talaga dito yung kanyang T-Hex, pero may pag-engage na gagawin. Hexic Ultimatum ng ipit ng isa. Si Summit, delikado na, but you still have the flash. They're turned back to save, but it's not gonna be enough. An SSE, nakapitas ng isa. Pwede na, may kasama pang inhib turret. Buy one, take one, kumbaga. Gamit na gamit si T-Hex dito. Balik ang investment doon sa paggawa ng pet. Shoutout kay Rebs, nakita po kami kanina. Ang dami ko pong natutunan tungkol sa ancient history ng mga bagay-bagay. Ano yan? Hindi niya na kailangan ng history book. Kasi siya na yung history actually, book. Actually, may sinabi sa akin sa Kibenga, alam mo ba, pre? Di ba si Magellan, alam mo kung paano siya namatay? Sabi ni Kibenga sa akin, alam mo ba na alam ko kung paano namatay si Lapu-Lapu? Wala kasi nakakaalam ng pag hinanap mo sa internet yon. Sikreto ko sa'yo. Walang ganun. Pero sinabi sa akin ni Rebenga kanina, ang galing ni Rebenga. No. Daming natatagong sikreto ni Rebenga. Ano bang sinabi niya? Paano namatay si Lapu-Lapu? Hindi ko sasabihin. Siyempre, sa amin lang ni Rebenga yun, pre. Ganun ba yun? Oo. Tanong mo siya mamaya. Ako nagsasabi sa'yo, sabihin ni Rebenga sa'yo, paano namatay si Lapu-Lapu? Kung mahanap ko siya. Ano siya eh? Elder na siya eh. Makikita mo yun. Lalabas siya, late game na eh. Makikita mo yun, tawagin mo tatlong beses yun sa tapat ng ano. Sa tapat ng salamin, lumalabas si Kibenga. Pero tingnan natin, SSE ngayon, nag-push outside of the map, inhib turret, wala na ang natara for IIX. The Nexus will be the only one standing, and SSE, in a minute's time, can finish it with the soul already in their favor. At ito ha, tontay dito, iniwan nila doon sa taas, si Kha'Zix kinokontrol yung baba. And as you're seeing, the Baron will be up in just a matter of seconds, 40 seconds to be exact. At si Summit naman, nandito pa rin sila sa may base nila. They're just defending. Yung Sin Zhao dito, they still have to make sense out of this. Alam ko na this time around, medyo mahirap na. Pero, kailangan mo pa rin ilaban to eh. Mm-hmm. And this next fight will be the game-ending team fight. Pag nawala ang IIX, burado na sila at this point kasi pwede nilang tapusin kahit wala ang Baron for the side of SSE. But I don't think they're just gonna let it through. Kailangan nilang i-deny yung Baron because that will be the key for their comeback nevertheless. But SSE just steadily waiting, naghahanap ng kalaban, just baiting IIX. Mm-hmm. At kitang-kita dito, clear vision at pumasok na agad! Sinugod na with Nature's Grass as well. Meron ka mang stasis but it's not enough. At nabura ka agad si Summit. IIX, kailangan nila mag-back away because they are in danger. But X-Tech Ultimatum is still there. Ikaw at ikaw naipit. So what? Sa pader! And triple kill na naman para kay Nymeria with the ace. SSE will have the capability to finish and they're lucky for the Nexus. And SSE will secure game 2 to put them at match point. Grand Finals 2-0, one more win, match point ang side ng SSE. Wala eh, they just put themselves doon sa may ano, binait na naman nila, ginamit na naman nilang bait si Baron. Malungkot na naman si Baron kasi di na naman di nakuha eh. Di siya nakuha, pero ginamit na naman siyang bait. Hindi pinili. Si Renekto, si Tonton na una doon, pumasok siya, sabi niya, ano kaya meron dito guys? Nakita niya may dalawang miyembro doon tapos nagkahulihan na. Then after that, a lot of trials for the side of IXWR. Mm-hmm. But one of the main problems is alam mo yon, hindi talaga nag-make sense para sa akin somewhat yung Sin Zhao.
although it does provide a good kit din, pero for this game parang may kulang eh. Yeah, definitely may kulang, and I think X mindset is kailangan nila ng tank jungler. And there's no other options na pwede lang ipili dito. Kasi kung titingnan mo yung draft nila, Sona is not really an engaged frontline type of support. This is more of an enchanter na support. And Renekton, di naman niya kaya mag-isa to be their frontliners. Kaya nakikita mo Summit lagi ang nangunguna eh. Kasi hindi naman pwede si Karma na lang manguna lagi. Pag nawala yung jungler ng IX, wala na rin silang objective na pwedeng makuha dito without the smite. So really, there are just a lot of loopholes in this competition for the side of IX that kayang ipalag ng SSE. They're just able to find these holes and fill it in and just dominate them all throughout game 2. And clearly, ito yung pinaka last na fight na naganap. Nakita naman natin, they tried to take down dito yung Mahokai, but even the Mahokai, si Disaster dito, hindi na kaya ng kanilang, hindi na kaya ng kanilang damage output to take him down. If game number 1 was a close fight, this is far from a close fight. This was domination from the side of SSE, and they're heading to game number 3 with this kind of a momentum. Tignan mo, pataas. Ganyan yung itsura kapag ka nagpagawa ka ng hagdan sa bahay mo. Ganyan. Hindi ko naisip yun ah. Napakatalino mo talaga, Butters. Hindi naman kailangan i-explain yan eh. Basta ganyan yung bahay mo.